nitong mga nakaraang linggo. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte mismo ang sumasalubong sa mga pulis at sundalong pinapalaya ng mga New People's Army. Pinayagan din ng alkalde na makapasok sa Davao City ang mga NPA para makadalo sa burol ni Commander Parago na napatay ng mga sundalo. Para sa mga malapit kay Duterte, malalim ang samahan ng alkalde at ni Jose Maria Sison, ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines. Si Jusma Sison ay naging teacher niya sa college, so magkakilala sila. At itong huli, si Mayor Duterte, gusto ni Mayor Duterte na makausap malimit si Jusma Sison para sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Gusto niyang ipagpatuloy ang peace process para mahinto ang kaguluhan sa ating bayan. I'm a socialist. Nakipag-usap pa via Skype si Duterte kay Joma na nasa Netherlands. Matapos mapalaya ang mga bihag na pulis noong isang linggo. Marami na kayong ginawa pagtulong sa pag-release sa mga bihag at sa lahat ng inyong ginawa dati. Nagsumbong si Duterte kay Sison sa mga umano'y pang-aapi na mga mayayaman sa mga mahihirap. Yung mga elite, sir, yung mga, alam mo na, yung the prim and proper kuno sa ating bayan, wala namang magagawa. Eh, sabi may growth ng 6%, eh, wala namang kami nakikita sa baba. Nagbanta naman si Sison, sakaling dayain umano si Duterte at hindi manalo. Pagkaisa ang paralabanan yung mga magdaraya ay hindi sila magtatagal sa kapangyarihan dahil lang hindi na pwede lukuhin yung masa. Si Duterte na mismo ang may sabi, sakaling maupo siya ng Pangulo, bubuhayin niya ang pistok sa mga komunista. Sinasabi ko sa inyo, I'm left. I've always been left. But I cannot control the MPAs. Though I can go to the mountains, talk to them. Pero ayon kay Senador Antonio Trillanes, banta sa demokrasya ang ugnayan ng dalawa. Meron na po silang agreement. Talagang disipulo pala ito ni Joma Sison. At ito, hindi niya po ito matatanggi. Yung ibubunyag ko po ay ito na ang mas mabigat. Hindi lang ito pagkapirahan, hindi talagang a threat to democracy. Tikom naman ang bibig ng militar sa Davao sa patuloy na pakikipag-ugnayan ni Duterte sa mga rebelde. Paul Palacio, ABS-CBN News.